Isa ka ba sa 45% ng mga Pilipino na walang sariling bahay o kahit na anong properties? Paano ba magkaroon ng sariling bahay? At kailan nga ba dapat bumili ng sarili mong tahanan? Halika, samahan mo ko sa E-Tripping with Cato Ying. Sa araw na to, makakasama natin ang isang property expert. Nako, magaling to pagdating sa mga properties at mga property development. Ay, dito na siya. Ayan. Sir, thank you. Ayan, mga kaibigan, ang aking ipakikilala sa inyo, walang iba kundi ang Business Development Unit Head ng PA Properties, Mr. Jonathan Jerusalem. Sir Jonathan, thank you po sa inyo. Bawal muna ang kamayan ngayon, pero pwede ba naka-request ako ng seatbelt sa inyo? Sige. Sir JJ, roti-roti, tripping lang eh. Yung mga nakakampunta sa site, yung mga property seekers. Oo, personal. Personal, kumbaga, ano, makikilatis nila ng gusto. Pero ngayon, dahil nga sa pandemya, medyo kailangan tayo mag-adjust. Kaya ang tawag dito ngayon ay e-tripping. Ayan. Saan ba tayo pupunta ngayon? Saan niyo ba ako dadalhin? Cato Ying, dadalhin kita sa isang lugar or isang project ng PA Properties na kung saan, sa halagang 6,300 ay kada buwan ha, yaan ha, ay magkakaroon ka na ng sarili mong 6,300? Bahay. 6,300? Siyempre naman. Puntahan na natin yan. Oh, sige, sige. Samahan nyo kami sa E-Tripping with Cato Ying. Sir JJ, ano ba mga kinakaharap na problema ngayon sa real estate? Lalo na ngayon ha, may pandemic, saka sunod-sunod pa yung mga kalamidad natin. Oo. Karamihan ng ating mga negosyo ngayon, real estate man yan or hindi, ang concern natin sa ngayon, paano natin malulusutan itong pangyayaring ito. Kaya karamihan sa ating mga fellow developers o dun sa industriya, talaga namang nag-o-operational slowdown. Alam mo naman itong pandemya, marami mga, may mga recession, may mga natanggalan ng trabaho, apektado ngayon yung sweldo. So, ang mangyayari niyan ngayon, ito namang mga developer, syempre, apektado rin ang kanyang mga, itong mga bumamimili, no? Amortization. Yung amortization, pwedeng ma-delay ng konti, or pwedeng hindi magbayad, ano? Challenging ang pagbebenta ng bahay at lupa sa panahon na to. Sir JJ, maganda bang mag-invest sa bahay o sa pagbili ng bahay sa panahon ngayon? Sa panahon ngayon, masasabi ko, oo. Dalawang bagay, ano? Merong tinatawag na price freeze. Ang ibig sabihin yung mga developer, hindi yan halos nag-iiba ng presyo. Kasi alam mo, ang real estate, mabilis yan. Tumaas, umakyat, mag-appreciate, yung mga ganun. Ang pangalawa is price reduction. Marami din mga promo ang bawat developer. At karaniwan sa mga ganitong panahon, dahil medyo mahirap magbenta, no? Ang ginagawa ng mga yan ay nagbibigay sila ng malaking-laking kaltas o discount. Kung ikukumpara mo, talagang mas mataas sa mga discount ngayon. Ngayon sa dito naman sa PA, ang ginagawa namin, meron kaming tinatawag na ready for occupancy discount, no? So lahat ng mga nagawa ng mga units, ibinebenta namin yan, ang laki-laking discount. So anong advantage nun? Number one, ang laki na nung discount mo. Pangalawa, yung pwede mo na kaagad lipatan yung bahay mo. Ano po bang ikinukonsider lagi ng property seekers o property buyers sa pagbili po nila ng mga bahay? Basically, ang hinahanap niyan is number one, affordability. No? Siyempre, kailangan pag bumili ka ng bahay, mamimili ka. Siyempre, ayon sa iyong sweldo, ayon sa kapasidad mong magbayad. Kakayahan. Yung pangalawa is convenience. Actually, ang mga buyer natin, lalo ngayon ha, sa pandemic, gusto nila malapit na lahat. Gaya niya, nandyan na yung simbahan, nandyan na ospital, nandyan na rin ang school. Although ngayon, syempre, online learning pala yun din naman. Anong lugar ang sasabihin natin advantageous at doon dapat bumili ng bahay ang isa nating kababayan na naghahanap na sarili ng bahay? Siguro sasagutin ko yan sa pamamagitan ng kung saan may projects yung developer. No? Meron kaming mga projects sa iba't ibang mga growth areas sa Luzon. May Batangas, may Cavite, may Bulacan, may Pampanga. At ang aming layunin ay tatlo. Gusto namin comfortable, gusto namin secured, at saka gusto namin joyful, CSJ. No? Comfortable dahil yun nga,
nilalapit namin kung ano yung mga basic needs, so gumagawa kami ng kung anong mga commercial. Kagaya nung isa naming project sa Kabuyaw, ano, meron kaming 4 hectares dyan. Siyempre, yung ibang developer, sasabihin nila, okay, malapit kami sa ganito, pero ito kasi, magnitude ang usapan eh. Ang laki ng aming dinidevelop sa Kabuyaw na property para ilaan sa commercial segment na kung saan isusupply niya yung mga pangangailangan ng aming mga residents doon. So, ganun ang ginagawa namin palagi sa aming mga... So, hindi lang development para sa titirahan, kundi yung community. Community. Yes. And secured naman because, of course, naka-fence ang buong subdivision, may landscape entrance gate. Mas gusto natin na maayos ang ating pamumuhay, syempre, ng maayos. Ito naman joyful kasi syempre, di ba, yung mga amenities mo dapat, kailangan eh, beyond yung binabayaran mo. Kasi kagaya nung ito, yung pupuntahan natin, 6,300 nga lang kada buwan. Pero, ang ganda naman ng amenities, malapit ang mga basic goods. So, talagang joyful ang iyong lifestyle. Sir JJ, gano'n pa tayo kalayo dyan sa St. Joseph Homes, Calamba? Actually, mga 15 to 20 minutes na lang, Katonying, mula dyan sa Calamba exit. Mabilis na lang ito. O, so ito, Katonying, ang St. Joseph Homes, Calamba. Ayan, ang ganda. Entrada pa lang, malawak na. So sa isang maliit na pamilya, pwedeng-pwede na 'to eh. Ang size nito is 42 square meters. So of course, 42 square meters ay kun ayan, that area 'yan. Hindi, floor area. So ito meron kanto dito, kumbaga sa ganitong sukat. Sa kasi na to sa isang isimulang pamilya, no? Tama. Ano ba, meron ka na ditong kitchen. Tapos meron kang nook dining dito. Pwede rin. Pwede mo rin pababalik. Pwede kung ano man, ano. Tapos ito, makapapansin mo, nandito rin yung ref. Ito, may ref ka dito. Saka iba nga ang feel, eh, no? Iba ang feel. Nakakayaman, eh. Tama. Nakakayaman, ho. Nakakayaman. Ito, ano ba to? Ay, kung ba ito? Meron ka nang saka, pag binuksan mo ito, pag nag-aalmasal ka, meron ka ng may garden ka na rito. Especially pagka ikaw ay bumili ng end unit na tinatawag. Kasi yung end unit, may bakante ka. May bakante. Tapos ito, meron kang provision sa CR dito. No? Ayos. Tapos sakto, may shower ka pa dito. Oo. Tapos ito yung sinasabi ko, pagka punta natin dito, ay, open. Yan, ito. Meron tayong service area. Yan, pwede natin i-extend. Correct. Pwede kang maglabahan. Pwede pang another kitchen. So actually, tama. Pwede kang mag-barbecue dito. Tama, extended kitchen. Ayos. Maganda. Tapos, syempre, ang deliverable, as nasabi ko, is core or basic lang. So, yung mga may-ari ng bahay, binibigyan namin sila ng chance para i-design. Yes. Depende sa kanila kung ano yung taste nila, no? Oo. Pero meron siya, of course, ang parang recommendation nyo ito para magmukhang... Para magkaroon na sila ng idea kung paano nila gagawin yung bahay nila. Magkano ba ang... Ang monthly amortization is only 7,800 itong Yasmin. 7,800? So, kaya, Sa totoo lang, kapag ka ikaw ay nangupahan ngayon, nangupahan ka, siguro, maswerte ka pag naka-chamba ka ikaw nga ng mga 8,000 to 10,000. Na may provision ka, pwede na bang mag-park dyan? Pwede naman. Pwede naman. Pwede naman. May provision ka sa parking, kung meron ka sariling sasakyan. Tapos, yung hinuhulog mo, eventually, magiging sa'yo. Sa'yo. Yung bayad ka ng bayad. Yun ang maganda sa pagbili ng bahay. Kasi, magiging sa'yo talaga yun. Kesa naman yung renta ka ng renta. In fact, marami kami mga kliyente na gano'n. Yung dating nagre-renta, talagang bumili sa amin. Kasi nga na-realize nila na mas mababa pa yung monthly amortization minsan kesa sa renta. Kesa sa renta. Totoo yun. Eh, meron pa sa taas. Sige.
Puntahan hindi ba natin. Sa taas? Oh. So, ito na yung kwarto. No? Dalawa ang kwarto dito. Aba. Ito ang master's bedroom. Master's bedroom. So, yeah, may cabinet ka na. Pwede na. So, tamang-tama. Pwede na ito. Kasyang-kasya na. At hindi, oh. Oo. Ang totoo nun, itong space na ito, pagka tinignan mo ng bear, parang liit naman. Ang liit naman. Tama, pero pag nilagyan mo pala ng gamit, sakto-sakto lang. Sakto lang. Ito. Ito, oh, pundo. Ito. Oh, another bedroom to. Pero mas malaki ito, sir. So, ito yung sinasabi ko. Eh. Pwede mo siyang pagkasayin, dalawa anak mong punuan. Eh. Hindi maglagay ka ng double deck. Oh. Ang maganda pa, meron pa rin space after putting this one. Ito. Meron ka pa rin study area. Study, yes. Oo, oh, oh, di ba? Ah, ito to, pwede pa mag-play area pa ito. Oo, oh, lalo sa ngayon. Oh. Di ba kasi work from home yung mga tao. Yes. Pwede mong gamitin itong area. Tama, ano. Hindi mo hindi ko iniisip na dalawa kwarto sa taas eh. Oo. Ayos ha. Kumbaga ano tawag mo doon, na-optimize. Na-optimize. Minimum space. Yung minimum space. Oo. Ng townhouse. Ito ang tawag dito, Yasmin. Yasmin. Dito ba sa lugar na to, meron man ng panaruan ng bata. Ay, oo. Meron. Okay. Meron tayong clubhouse dyan. So, mamaya, pagkapunta natin sa isang model unit na ipapakita ko rin sa'yo, yun ang pinakamurang model unit dito. 6,300 lang. Puntahan na natin yun. Meron akong papakita sa iyo na isang model unit pa. Mm-hmm. Kung itong si Yasmin ay 7,800, itong model unit na to 6,300 lang. Ito yung binabanggit ko sa iyo kanina eh. Oh. Ito yung sinasabi ko sa iyo, clubhouse. Kung pumunta kayo sa isang maliit lang na halaga, eh magkakaroon ka ng ganito. So dito pwede kang magkaroon kunwari ng birthday birthday binyag o ano ng event. Parang playground. At saka yung may basketball court din, tayong mga Pilipino mahilig mag-basketball. So yan. Sir, welcome. Salamat. Ibang klase, oh. Salamat, Katun Ying. Dali na po. Baka maunanong kayo. Salamat. Nagpapalakas ako sa inyo. ito na pala. Ito ang sinasabi ko sa yung model unit. Abot kayang halaga lamang kada buwan. Pupwesto ko muna ito dito, sir. Oo, 6,300 sa bawat buwan. Mm. Anong maganda dito sa bahay nito? Number one, yung ventilation niya. No? Kasi sa from top, ceiling should I say parang to floor no high ceiling, floor high ceiling. Ceiling. Okay. Oo, so nagiging class pa rin ganun din yayamanin ang itsura ng ng bahay ano tapos so, ito meron ka din dito merong receiving area sala no ito tapos, din tapos meeting center rin dito dining kitchen ganun din at saka tapos, extension area ito favorite ko yung extension Oh, ayan. So, pwede ka na rin maglaba dito. Oo, oh, merong enough room para mag-extend pa yung ano, kung lalakihan, edi pwede dyan. Pwede. Hindi kaya i-extend na lang ito. Tapos muna, Sir JJ, ano nga uli ang size nito? Ito is 32 square meters. Ang lupa niya is 36. Pero alam niyo, iba ang aliwalas nito sa akin, ha? Oo. Iba ang dating sa akin ito. Tama. Puntahan na natin yung loft. Ano? Loft niya. So parang ito yung pinaka second floor niya, no? Oo. Di ba sinasabi ko sa'yo, ventilation. Ngayon kung lumaki-laki yung pamilya mo, pwede mo na lang dagdagan nito ng floor. Pwede mo i-extend? Pwede mo i-extend dito pag ganun, no? Then meron ka ng additional area ulit para mapalaki yung lugar mo. Para doon sa mga kababayan natin na medyo naging, kumbaga, nakumbinse ng ating huntahan. Magkano nga ulit ang ating gastos? 7,800 kada buwan. Mm. At itong Maria naman, 32 square meters, 36 ang lupa, 6,300 lang siya kada buwan. Mm-hmm. At lahat ng mga ito, Katunying, pwede natin i-apply sa pag-ibig. Ang maganda kasi sa pag-ibig, 30 years mo siyang babayaran, pero napakamura naman ang monthly amortization. O, mararamdaman. Oh. At saka, ang bababa pa ng interest rate. Ang makikita mo niya kung mag-asawa kayo, itong 30% ng salary ni Mrs. o ni Mr., yun ang pupunta sa bahay. At yung tira, sa ibang gastusin. Sa ibang gastusin. At pwede ka pang mag-save. Pwede ka pang mag-save. Para sa future. Para sa future. Pero ito ba, dito lang, yung ganitong klase ng model. Okay. Dito lang ba yun sa St. Joseph Homes ka lang? Ganito. Ang PA properties kasi, hindi lang naman sa Laguna na may project. No? So, mayroon tayong mga project sa ibang mga provinces. No? So, itong Maria na to is also available dun sa Lipa, Batangas. Yes. Kasi mayroon din tayong project sa Lipa, Batangas. Actually, ang pangalan nun ay Novista
homes ni pa. Kasi meron din kaming project na iniisip na ipatayo no sa Bulacan. So, siguro 30 minutes lang away from Norsaga ay sa Tungkong Mangga. Nandun na yung bago naming project at meron ding Maria doon. So sa mga kababayan din natin sa Bulacan, hintayin ho ninyo dahil magkakaroon din ho tayo ng Maria diyan. Magkakaroon din ho kayo ng murang pabahay. Pagka ikaw ay na nagpapahinga kasama mo pamilya mo, kumakain kayo, nagkukwentuhan kayo sa pamamahay na itinuturing mo sa iyo. Ah, iba pakiramdam nun kasi doon sa nangungupahan ka o nakikitara ka. Ganun tayo mga Pilipino, Katunying. Gusto natin ang bahay ay talagang jewel, diba? Ito ang isang bagay na kailangan magkaroon tayo sa buong buhay natin. Yes. Yan. Bahay na gagawin mong tahanan. Tahanan. Okay. Let's go! Yes, Sir JJ, iba talaga yung pakiramdam. Diba? Ang ganda, oo. Pasensya na yung si Yasmin, pero mas type ko si mas Maria. Mas si Maria. Mas mura pa. Mas mura pa. Pumunta tayo dito, sa St. Joseph Homes, Calamba. Pero meron pa akong gusto rin pakita sa'yo isa pang project namin. Meron na project? Meron pa, siyempre. Napakaswerte naman. So, ang tawag doon is St. Joseph Winfield. Winfield. Yan, Winfield. Panalo. Panalo. Panalo tayo doon. Malayo ba yan? Malapit-lapit na lang. Siguro 20-30 minutes. Nandun na tayo. Susunod natin, Kabuyaw naman. Kabuyaw. Ang pangalan ng project namin doon, St. Joseph Winfield. Mula sa Kabuyaw exit, around mga 15 to 20 minutes din lang naman yon. Ito na ngayon yung Kabuyaw Hospital. Sa di kalayuan, nakikita mo yung eskwelahan na yan. Isa rin yan sa mga parts ng commercial establishment. Ito na tayo. Ito na ba? Oo, ito na. Ayun! Na. Yan. May dalawa akong papakita pa sa'yo. No? Ang pangalan nung isa, Camira. Unahin natin yon. Si Camira. Si Camira. Pagkatapos, yung si Sabia naman. Tao po! Sige. Ako na nauna. Walang problema. Uy. Okay. Wow! Katunying, ito naman, pang single. No? Kasi 26 square meters ito. Nasa 60 square meters ang bahay niya. So, kung napansin mo bungalo. So, pang single. Kasi nag-uumpisa pa lang ang single, no? Tama. Although itong layout pwede na, niya... Pwede nung pang may asawa to. Pwede rin. Kasi pag tinitignan mo rito, pag dito sa sample unit na to, no? Pwede single, pwede rin may asawa. Kasi kasyang-kasya naman eh. Pag tinignan natin itong kwarto. So, meron tayo ditong... May dining. Dining, okay. Meron ka pa rin sala. Oo. No? Tapos ang kitchen dito rin, ano? Dito rin, yes. Ngayon, may CR din siya. Ito, CR siya. Parang standard naman ito eh. Saka ang kanya, ang lababo niya, mukhang hindi pipitsugin. Kasama na ba yung lababo na yan? Hindi, ito, inuulit ko yung lababo. Siyempre, kasama dun sa deliverable, ano? Pero itong pinapakita natin ngayon, yung mula kanina, ay mga model units. Gusto ko lang ulitin na ito ay pinapakita natin para mabigyan ng idea. Yung mga homeowner natin kung paano nila aayusin siguro, ng kanilang bahay. Siguro, Sir JJ, pakiulit mo ito. Si Camira, gano'n uli ang size nito? At itong Camira ay 26 square meters sa 60 square meters na lupa. Na lupa. Okay. Anong kinagandahan ng 60 square meters? Malaki-laki yung lupa mo. So, yes. Pwede ka pa rin mag-expand sidewards. Teka, halimbawa, hindi ka ba yung... Ayan. Tignan muna natin to. Favorite natin Sige. To. Itong area na to. Ayan. Ito, party na 60 to? Yes, hanggang dito. Lahat na nakikita mo na yan. Lahat na natatanong mo na yan. Hanggang dito. So, pwede ka pang mag-expand. Dito. Tapos, siguro ang isa sa mga features nitong bahay ay single attached. So, nandito yung wall mo. Itong side na to ngayon, pwede mo pa rin gawing extension later. Yes, sa kasi sa'yo pa rin naman ito eh. Lupa mo pa to. So, kung gusto mong palakin or gawin pang isang kung ano man ang pwede mong gawin dito, i-extend mo dito yung dining mo or yung kitchen mo, pwede pa rin. Pwede kang magpa-extend pero titignan ng developer yon bago mo gagawin. Bago gawin. Para ma-ensure natin na okay, maayos. At 62 eh. Pero hindi ko nakita yung kwarto kanina eh. Sige, sige. Tignan natin. 60 square meters. Kompleto. Meron kang receiving. Meron kang dining. Kusina ka. Kitchen. Konting station. At ito. Ito yung kwarto. Ito ang kwarto. Ngayon.
tingnan mo, pwede rin actually na pang double decker kasi siya, di ba? So mas marami siyang occupants rather than yung single lang. Tama, tama. Oh. Kung single niya, tapos ano, naging bisita may kapatid mo. Oo. Pwede na siya dyan. Pwede na. Tsaka mayroon pang enough space, even dun sa banderian, pwede ka pa rin maglagay na kahit na anong ito maliit. Ba, ito ba, sir, deliverable nila, ha? Hindi. Ang deliverable is actually wala. Kasi alam mo naman ang mga Pinoy. Oo. Gusto nila, dinidesign yung sarili, yung mga girl. Eh, nagiging mahirap para sa developer kapag kayong ganito. Bantak-bantak mo ilang templates o ilang layout ang gagawin at mo. At least meron lang talaga silang ideya. Binibigyan lang natin sila ng ideya kung paano nila gagawin. Kompleto na yan. Ha? Okay. Ang lagi kong tanong, magkano? Ah, simple lang yan. Mm. 7,500 lang ito. 7,500? Oh, saan ka pa? Yung kanina si... 6,300 yung paborito mo. Oh, yung Maria. Oh, tapos ito ay... Ito is 7,500. 7,500. Ganun siya kamura. Halos dikitan lang eh. Tama. Barya lang ang pagitan eh. Oo, isa pang maganda rito is pwede ka mag-extend pang taas kasi bungalo to. Totoo. Diba? Pwede ka mag-extend, ano? Oo, backward. Pwede rin sa sidewalls for as long as nakapasa siya sa plano, yung plano mo nakapasa sa developer, pwede. Oo. So, meron ako nakikita, ano pa nga naman? Sabiya. Sabiya. O, doon naman tayo pupunta ngayon. Sige. Sabiya. Tama-tama itong Sabiya. Itong kabuyaw, saka kalamba, sikat Sabiya ito eh. Sige, doon tayo. Malaki. Ito, parang malaki ah. Ah, mas malaki. Pero bungalo din sir, ano? Bungalo. Ano, kasulat pala dito. Yan lang, 36. Lot area, 80. Oh. Okay. Yung kanina, 60. Oo. O, eto, 36, si Sabiya. Doon, si Camila kanina, is 26 lang. Pero tama. Itong ganitong klase ng property, uhulugan mo ng magaan buwan-buwan. Magaan buwan-buwan. 10,000. Yun ang maganda, oo. Ako na. Kayo na, sir. O, kasi kanina ikaw eh. Di ako naman. Sige. Welcome. Ayun. Ito ngayon si Sabiya. Ah, iba. Oh, nakita mo. Grabe. Ang lawak-lawak niya ngayon. Di ba? Grabe. Oh. Matindi. Saka ito ulit, 80 square meters to. 80 square meters. Mas pwede mo pang mapalaki. Teka muna, sir. Tatanungin ko kayo. Ito bang mga poste na to, nakaprepara para sa second floor? Oo, nakaprepara siya. Mm. Pero, kung ako ang tatanungin mo naman, syempre, kasi depende sa ilalagay mo sa second floor eh. Mm. Pero ngayon, siyempre, pwede. No? Ready, siya. Ready for second floor. Tama. Okay, sige. I-describe nyo itong ating design. So dito, kagaya nung kanina, mas malawak ngayon ang iyong receiving area. Yes. Ganun din, mas malawak pa rin ang dining mo. Dining ka, uh-huh. And then, may toilet ka. Uh-huh. Ang kitchen mo, parang mas... Mm-hmm. Di ba? Mas makakagalaw ka ngayon. Totoo. Tama. Tsaka dalawa kwarto mo. Dalawang kwarto. Ito, merong pampamilya na talaga. Ito. Pwede na to sa may dalawang anak. Oo, kasi double decker. Ito yung master's bedroom. Ito, tinay niyo to. Ayos na. Ito, ayos na. Meron na maisusuot yung mapapangasawa mo. So, ganun pa rin. So, meron ka pa rin room for extension dito sa likod at saka sa side. Pero alam niyo itong community na to? Oo. Feeling mayaman ako dito. Kasi yung kondang, yung feel. Oo. Yung feel mo, tapos yung hangin. Oo. Tapos pagka na-maintain yung kalinisan, ay nako, sigurado ako. At ang importante doon, yung dissenting tirahan. Dissenting tirahan. Dissenting tahanan. Totoo. Sir, yung mga amenities na meron kanina din sa Kalamba. Halos na lahat nandito din. Yung... Pero may hihigit pa dyan, mamaya sasabihin ko sa'yo. Sige, ulitin natin. Una, may clubhouse. Okay. May basketball court. Mm-hmm. Merong landscape. Transgate. Yun. At saka yung mga daan na malalawa. Saka ito nga feeling yayamanin ka dito. Dito tama. Sa community. Ano yung... Tama yun. Yung sinasabi ko sa'yo, yung commercial space na 4 na hektarya ang gagawa ng. Oo. Pinakita ko na sa'yo kanina. Oo. Yung hospital, yung eskwelahan. Lalagyan natin ng palengke. So, dun sa mga nanonood po sa atin, nakita nyo dito sa may Winfield 2. Ano? St. Joseph Winfield 2. Kinakilala namin sa inyo si Camira. Aba, talaga naman. Nag-enjoy kayo, ha? 7,500. Oh. Talaga naman. 60 square meters yun. Yung lote. Ang ganda. Tapos, yung kapapasok lang natin, itong Sabiya.
Kung ikaw ay bagong may asawa lang, tapos ano ba, may isang anak pa na, o kaya dalawang anak, ito, sakto-sakto sa ito. Pwede. At ang maganda rito, talagang matutuwa ka. Halimbawa, nakadagdagan pa ng dalawang anak mo, palagyan mo sa second floor. Oh, ikaw na gagastos, huwag mo na kung hihingi sa akin. 10,800 pesos lang. Tama ba, sir? Tama. 10,800 pesos. 10,800 pesos. At lahat ng itong pinag-uusapan natin ay true. Pag-ibig financing, financing, pwede rin actually ang bank financing. Pero ang sinasabi ko nga, mas magaan kapag pag-ibig financing sapagkat ito ay binabayaran mo ng mas mababa ang halaga. Mas mababang halaga sa mahabang panahon. Sa mahabang panahon. Yes, sir! Sir JJ, thank you. Maraming maraming salamat. Iintayin ko yung invitation mo. Oo. Oo. Ang San Jose Market. Paghanda mo na ako ng BIA dito. Oo, wala problema. Hindi, ako nang bahala sa'yo. Thank you. Thank you. Salamat. Salamat. Ayan. Sir JJ, si Sir Jonathan Jerusalem ng PA Properties. And that's your e-trip for today. O, narinig nyo naman ha, huwag matakot mag-invest sa bahay. Ngayon ang opportunity para sa unique purchase schemes. Huwag matakot tuparin ang inyong pangarap na buhay. Tawag na sa PA Properties para sa pangarap mong bahay. O paano? Hanggang sa susunod na e-tripping with Katunying. Bye!